Ang pagpapalaki ng mga aquatic plants ay hindi ganun kadali. Hello everyone, Sunny po. At ngayon, isishare ko sa inyo yung aking beginner's planted tank. Ito po yung aking beginner's planted tank na aquarium. Yan, yung mga plants. So, yan, lumalago na rin yung mga plants compare sa day 1. So, yan. Malalaki na. So, ngayon, ang gagawin ko dito ay mag water change. And then, itong CO2, palitan na natin. Oh, kasi, mahina na ang buga ng CO2. Pero, itong CO2 na to, yan, matigas pa, no? Malakas pa yung pressure niya. Pero, kaunti na lang yung lumalabas na bubbles dito. So, kailangan na natin palitan ng CO2. Ito, ang laman nito palitan na natin. Dito natin ilalagay sa isang reactor na ginawa ko rin. Saka mag 25% water change ako dito. Palitan na natin ng tubig kasi 2 days na eh, so every 2 days kailangan mag-change, water change tayo. And after mag water change, dadagdag ako ng mga aquatic plants. Ito Anubias na maliliit, and then ito na mga aquatic plants, ayan. And mayroon pa akong mga aquatic plants doon sa labas na marami na naka-immerse. So, lalagay natin dito sa tank na to. At dito ay submerge. Ayan, fully submerge sila. So, tingnan natin kung ano katagal ang magpalit yung kanilang anyo dito sa submerge. Kasi yung anyo ng plants sa immerse, iba compare sa naka-submerge. So, ayan. Magkuha tayo ng mga immersed aquatic plant ko para ilagay natin doon sa tank para maging submerged sila doon sa beginner's tank na sinet up ko. So ito yung yan yung mga immersed aquatic plant ko. So gawin natin, magkaka tayo dito ng maraming para idagdag natin doon sa submerged na tank ko. So ito, pabilang natin. Yan. Ito nahulog. Yan. Yan. So ito din. Yan, kasi mahaba na. So kailangan na putulan para merong tutubo ulit na bago. Maganda kasi yan, putulan lagi para mas madali yung pagtubo nila. Yan. Mabilis na kasi yan, magdami. So pag nag-cut kayo, no, dapat dito kayo mag-cut sa puno, sa kung saan malapit sa dalawang dahon. Okay. Diyan. Para pag naglagay sa tank, mas madali. Ayan. So, diyan dapat sa dalawang dahon na to. Ayan. Diyan kayo dapat mag-cut. Kasi madali yan ilagay sa tank. Compare sa dito kayo mag-cut sa baba. Okay. Ayan, parang may stem. So, dapat dito sa taas. Ganyan yan. Kasi mas madali kasi yan ilagay doon sa substrate kapag mayroong dalawang dahon dito. Compare sa walang dahon dyan, sa stem lang. Mas mahirap yun ilagay sa substrate. Ito na yung plants na pinutol ko. Ito na siya.
So ito yung triflora. So hindi lang ko sure kung triflora talaga to siya. Pero nung binili ko, sabi daw triflora. So ito. So dagdag din natin ito doon dito sa potted plants na to. So, ngayon mag water change tayo. So 25%. So hatiin lang natin to sa 4. Okay. And then pag mahati na natin sa 4, yun na yung 25%. So dito yung kalahati. Ito, so mga dito ang 25% na ibabawas natin na tubig. Ito yung gagamitin ko sa pagbawas ng tubig na hose. So ito malalaki na hose para mas madali mabawas yung tubig. So isiphon lang natin para magbawas tayo ng tubig. So ayan, bawas na yung tubig. Ito yung tubig na i-replenish natin. So ayan, aged water. So mid-stock ko na ito na tubig, mga 3 days stock na ito na water. So yung chlorine, sumingaw na dito yung chlorine, wala na ito chlorine. Ayan. So ito yung i-replenish natin dun sa 25% na nabawas natin. Ngayon, gagawa tayo ng CO2 solution. Okay, so ito mga kailangan natin. Ito, CO2 reactor, sugar, and yeast. Ayan. So, kailangan natin ng dalawang tasa na sugar. So, lagay natin dito. Ito, dalawang tasa na sugar. Tik na lang yung sugar. Tama-tama lang to. Ayan. Ubus na lang. Wala. Tama-tama lang. So, ayan. Na. And ito, lalagay na natin ito. Ayan yung sugar dito. So, ito gamit ko improvised embudo. So, ayan. Natin, oh. So, ubos natin to yung sugar. Mas maganda kasi maraming sugar para tatagal yung CO2. Mga 1 week. So, ito siya. Dalawang tasa. 1 week na to maubos. Yung sugar. Ngayon, lagyan natin ng tubig. So, yung tubig natin, dito lang hanggang to. Oh, kasi pag nag-bubbles yan, tataas yung bubbles hanggang dito lang.
So kapag ang tubig natin mataas dito, ang bubbles abot dito, or minsan aapaw ang bubbles dito sa taas. So dapat yung tubig konti lang dito. Ayan ang tubig, no, na nilagay ko na. So ngayon, sunod natin na ilagay dito ay ang yeast. So yeast, mga dalawang kutsara lang na yeast. So ito siya, activated yeast ito. Ayan. Ito yung maganda na yeast. So dalawang ganito ilagay natin. Dagdagan natin ang kalahati. Ayan, dalawa at kalahati. So, ayan. So, pag ganyan, huwag muna natin i-shake. So, ayaan lang muna natin ganyan. Huwag muna i-shake. Kasi kapag i-shake na natin yan, magkaroon na ng reaction. So, kapag ganyan, hindi pa gaano yung reaction. So, ipapalit na natin to doon sa kabit na. Natin tanggal kasi malakas masyado ang pressure. So yan. Singaw na, dahan-dahan lang singaw. Kasi pag ginan natin, baka bumigla. Siya. So, ito tanggal, and then ito so, ayan na, na-replace na natin. Ngayon, alog-alugin lang natin. Ayan. Para matunaw yung mga yeast. Yung reaction time nito, kapag maganda ang solution natin, mga 30 minutes, mayroon ng pressure yan. Pero kung paunti-unti lang, mga nasa 1 hour to 2 hours ang mag-build up ang pressure. Nag-build up na yung pressure dito, oh, pwede na natin to buksan unti-unti. So dito, para yung ano pressure mag-start na naman papunta dito. Ito na ang ipalit natin dito. So ito, lakas ng pressure. Yan, may pressure ang lakas. So ngayon, gagawin natin para yung pressure, hindi pressure dito, hindi babalik, sirado natin to. Itong lock, sirado natin para yung pressure ma-maintain dito. Sirado natin. Sirado lang natin to. Ayan. Ayan. Loose thread na. Sira na. Ayan. And then, tanggalin na natin dito. Next natin na gagawin ay magdagdag tayo ng aquatic plant. So, ito, anubias. So, kaya lang natin, sama yung yan. Yan, alubias. Tingnan natin kung so, nasa immersion siya. So, ngayon, nasa submerged siya. So, tingnan natin kung anong kabilis maglaki yan siya dyan. And then, sunod natin itong aquatic plant na to. Hindi ko alam kung anong aquatic plant na to eh. So, ito siya. Yan. So, kung alam nyo, pa-comment na lang po no, sa ilalim ng video. So, yan. Ito. Tanim din natin. Yan. Ito din.
And then sila. So next natin idagdag ito. Yan, medyo madami din yan. Idagdag natin. Yan, ito din. So ito yung kanina yung sabi ko na dapat mag-cut tayo. Yan, dyan. Para madali magtusok sa kanya sa substrate. Alama to ay Triflora. Hindi ako sigurado kung Triflora. So kung alam niyo yung pangalan ng aquatic plant na to, comment niyo lang sa ilalim ng video. So ito siya. Ibang itsura niya sa immerse kumpara mo sa submerge. Ganyan no, mag-ano ng planted tank. Hindi madali magkaroon ng planted tank. So, ito first time ko itong nag-ano ng planted tank. Ayan. Ito. Yung mahaba ito. So, kung mapansin nyo, itong aquatic plant na to, ito yung siyang, ito yung siya, ito yung sa background na to. Yan, ito yung siya. Yan. So, mga 1 week pa lang, mataas na. Mutubo na siya. Pansin ko nito, yung dulo ng mga dahon ng aquatic plant ko parang mayroong brown, parang nasusunog. So pero ang kagandahan lang no, kasi tumutubo sila, lumalago sila. So and kahit hindi pa sila nagpapakita ng tunay nila na color, na anyo, pero tumutubo sila, ayan, tumutubo. So, ayan na, dagdag na tayo ng aquatic plants. So, ang next natin gagawin ay magpalit ako ng grow light. So, mayroon akong grow light, kita ko sa inyo. Ito yung grow light ko na binili. Rush ito, Rush 80 na mga LED. Ito siya maliit lang compared dun sa ano. So yan, 80 pieces yun siya na LED. Tapos kulay red and blue. So yan, full spectrum to na LED light. So palit natin to dito sa currently sa LED na 15 watts. So ito ipapalit natin. Ito siya 50 watts ito na grow light. Full spectrum grow light.
So, try natin to at tingnan natin kung gaganda pa ba yung growth ng mga aquatic plants dito kapag grow light ginamit natin, or mas gaganda pa yung kulay nila, or mawawala yung kulay brown sa dulo ng mga dahon ng plants na to kapag grow light ang ginamit natin. Ngayon to, palitan na natin to. Ito, napalitan ko na yung LED ng grow light, full spectrum ito. Maliit lang siya pero 50 watts yan siya. 80 ang ano niya ay 80 na piraso na mga LED. Yan, so yan ang effect niya. So tingnan natin after a week kung ano ang effect niya sa mga aquatic plants. Kung gaganda yung tubo, mawala yung ano doon, yung mga parang nasunog na dahon sa dulo ng mga aquatic plants. Yung natin mawala yun, and mas lalabas yung kanyang magandang kulay. Itong red ivy, yan, tingnan natin after a week. And so, yan siya, grow light. Ang ilaw niya lang, kulay ng ilaw niya ay red at saka blue. So 50 watts na grow light. Ayan. Kung meron kayong mga question o suggestion, i-comment nila po sa ilalim ng video na ito. At para sa mga updates, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-click ang bell button para man-notify kayo sa mga bagong videos ko. Hanggang sa muli, isa na namang magandang araw sa inyong lahat.